Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa ilegal na aktibidad sa ating bansa. Arestado sa Tuba Binget ang dalawang Chinese nationals na pareho umanong Big Boss at may connection umano sa sinalakay na Puguhab sa Porac, Pampanga. Isang bahay na nasa Santa Lucia Subdivision sa Baguio City ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, CIDG at PNP. Target nilang damputin ang isang Chinese na pinaniniwala ang isang pugante pero wala siya sa naturang bahay at naabutan lamang ang isang babae at isang lalaking Chinese. Tanging ang babaeng Chinese lang nakapagpakita ng kanyang work visa, habang ang kasama niya ay walang maipakitang kahit na anong dokumento. Dahil walang search warrant, hindi napasok ng maotoridad ang loob ng bahay para sana malaman kung may iba pang mga undocumented na dayuhan doon. Ayon sa PAOC, matagal na nilang minamanmanan ang dalawa. Sabi pa ng PAOC, sa isang bahay sa naturang subdivision tumakbo at nagtago ang dalawang arestado. Ayon sa ulat, konektado ang dalawa sa Pugaw sa Tarlac at Pampanga, habang ang bahay kung saan sila naaresto ay pagmamayari di umano ng dating spokesperson ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque. Dinala na ang dalawang Chinese sa tanggapan ng Bureau of Immigration para sa booking process at posibleng deportation case. Yung isa po sa kanila ha, sa working visa, but consider po natin siya as ma-harbor ng illegal alien. Yung kasama niya po na isang Chinese national naman ay wala pong makikita na kaupo lang dokumento. Sila po ay haharap ng deportation charge sa Bureau of Immigration po. Titingnan po natin kung may mga pending cases pa po sila dito sa Pilipinas. Dadalhin ang mga naaresto para sa kasunod na investigasyon. Samantala, ayon kay General Romeo Carama Jr., sinibak niya ang pulis na nag-raid sa illegal na Pugaw sa Bamban dahil iniutos daw ito ng nakatataas. Ating panoorin ang buong video. First of all, I would like to thank this committee for bringing up this matter regarding the relief of those personnel who are involved in the operation of Pugaw. Actually, gustong-gusto ko na itong ma-clarify o ma-clear itong pangalan ko dahil I am being judged through social media and even sa mga newspapers alleging that I am a protector of the media because of the relief of those personnel involved in the operation. So, to all the netizens and to all the media who are present here, please take note. I have a presentation here why Colonel Buyacao was relieved. Paki-present nga yung IBP ko. Mr. Chair, will we allow him to present? Yes, how many minutes? One slide lang, sir. One slide lang. No, you have 1, 2, 3, 4. Sige, we will allow it. Okay, next slide. Okay, next. Sir, that was a memorandum coming from DPRM addressed to the director CIDG. Ako po yung director din to relieve Colonel Buyacao of his post. In short, I was not the one because the relief of Colonel Buyacao as insinuated by anybody that nirelieve ko siya dahil doon sa pag-operate niya doon sa Pugaw in Bamban. I was just following orders coming from National Headquarters. So I implemented that memorandum coming from DPRM to relieve Colonel Buyacao. Yung mga sinasabing na wipe out yung mga personnel niya na kasama doon sa operation sa Bamban, some of those personnel when Colonel Buyacao was relieved of his post, some of his officers and men personally requested to be transferred. Alam naman natin na kapag bago ang boss, iba na gusto nila sumunod doon sa boss or they ask for their transfer. So in short, and simple language, hindi po ako nagpa-relieve kay Colonel Buyacao and others. Thank you, Your Honor.
So, Mr. Chen, meaning, lahat po ng personnel under Colonel Boyacao voluntarily nagpa-relieve. Except for Colonel Boyacao, sir, who was relieved by the DPRM. Actually, the one who signed the memorandum addressed to the director, CIDG, is beside me right now, sir, who was then the OIC of DPRM, the person of Major General Bakay, sir. Okay, thank you, General Karamat, sir. General Bakay, sir, nabasa ko po, ikaw yung signatory doon sa instruction, sa directive to relieve Colonel Boyacao from his post as Regional Chief and CRCIDG. Ano po ba yon? May nag-utos po ba sa inyo or merong board resolution? Mr. Chair, magandang hapon po sa atin lahat, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee and other resource persons. Mr. Chair, when I am the signatory of that memorandum directed to the director of CIDG in my capacity as the officer in charge of Directorate for Personnel and Records Management. I am now with the Directorate for Investigation and Detective Management, Mr. Chair. The orders for given to Classmate General Karamat, sir, came from the higher ups. It's a command guidance, and in short and simple language, Mr. Chair, was just following orders to implement the to give orders to for the relief of Colonel Boyacao, Mr. Chair. In other words, Mr. Chair, naglabas ng memorandum si General Bakay, then assigned DPRM in compliance with the instruction of another senior officer. Am I right, General Bakay? Opo, Mr. Chair. Yung po bang instruction na yan, General Bakay, sir, is it verbal or written? The preparation of the memorandum, Mr. Chair, is coming from our publication, which is just a section of DPRM. And I'm not at liberty or free to determine and say kung paano po binigay yung orders, Mr. Chair. But regardless, pag dumating po sa DPRM, it's coming from the higher-ups, Mr. Chair, from the command. Clarify ko lang, Mr. Chair, doon sa section or division under DPRM, hindi po yan ang issue. Ang signatory po sa orders, sa memo, si General Bakay. Meaning, may nag-utos kay General Bakay. Tama po ba? In a sense, yes, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. We know that. Hindi mo naman gagawin yun kung wala instruction sa'yo. Dalawa lang naman po yung instruction eh. Either written or verbal. Is it verbal or written, General Bakay, sir? I cannot say, Mr. Chair, because the memorandum came in my table for it to be signed already in that form. And hindi ko po alam from the, if I may ask yung staff who prepared it from that section, Mr. Chair, if the order was written or verbally. I am not of possession of that knowledge, Mr. Chair. Mr. Chair, pag ikaw ang head of office, especially third level police commission officer, ito si General Boyacao, Colonel Boyacao, hindi ka basta peperma eh. Are you telling us na pagdating sa table mo, perma ka lang? No. Tama po ba? It is assumed, Mr. Chair, when these types of orders are given to DPRM, it has passed through the command group. Okay, Congressman. The person is not answering the question of the Honorable Busita appropriately. Yes, Mr. Chair. We will be reminding the reserve speaker to answer directly the question. Kasi ang tanong naman po ay napaka-simple lang. And even our members who are here can answer it directly. So, be truthful, General Bakay, please. Please reply to the query of Congressman Busita. Ano po ba yung instruction? Direct sa'yo or dumaan sa staff po ninyo? Dumaan po sa staff namin. Okay, Mr. Chair. Nandiyan po ba yung concerned staff? Not present, Mr. Chair.
Sino po yon? General Bakay, sir? From our publication section, Mr. Chair, who prepares the memo, brings it to me for signature, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, dahil wala po yung concerned staff ni General Bakay, and sayang naman yung oras natin, you, as the head of office, ikaw po ba basta pumirma lang doon sa sinasabi mo po ninyong directive? Eh, ano po yan eh? Senior officer yan? Third level commission officer? Na hindi naman po ma-promote yan without the approval of the president? Kung yan po ay patrolman, pwede siguro, General Bakay, sir. Indeed, sir. But there are also instances where orders are given, even verbally. And all DPRM have to do is issue it, Mr. Chair. So, gusto po ba ninyong sabihin na hindi ka nagtanong, pumirma ka lang? Yes, Mr. Chair. So, kung pumirma ka lang po, ibig po ba sabihin, wala kang ginawa o alamin mo kung sino po ang nag-utos? Mr. Chair, when the memorandum came to me, I assumed that it came from our higher-ups, Mr. Chair, because none of this... Okay, will you allow Congressman Acop to interject? Yes, Mr. Chair, kailangan ko ng backup na general. Okay, before I recognize Congress General Acop, ano, mayroon lang ako maliit na... General Acop, ito lang sasabihin ko, I still cannot comprehend that after a successful operation of those personnel, and after a week, marerelieve sila. And I still lingering in my mind why. And now it's becoming clear and clearer. Congressman Chairman Acop, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. General Bakay, you are a classmate of General Karamat, di po ba? Opo, Mr. Chair. At pwede naman siya ang nakipag-usap sa iyo para mag-issue ka ng order. Tama rin po ba? May I ask again for the question, Mr. Chair? Ang tinatanong ko lang, mag-classmate po kayo. Sinagot mo, oo. O pwede kayong mag-classmate, mag-usap. Pwede mag-request si General Karamat sa iyo. Pakitransfer mo nga itong si Colonel Buyacaw or whoever he is. Di po ba? Pwede yun? Pwede po, Mr. Chair. Pwede. Pero pag tinanong ko yun, kung nangyari, sabi mo, hindi nangyari. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, you are the OIC of DPRM. And as such, you're not the permanent director of that directorial staff. And therefore, you must be more meticulous dahil ikaw ay OIC lamang. Would that be correct? Correct, Mr. Chair. Yes. Pero in this instance, hindi ka naging meticulous. Alam natin na sa PNP, orders are given by higher authorities. Correct si Honorable Busita, verbally and with a document. In this case, sabi mo, may dokumento. Anong sagot mo kay Honorable Busita? Was the order given verbally or documented? Yes, Mr. Chair. When I was the OIC... Ano nga? Dalawa lang pagpipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh. Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal or written yung order na binigay sa iyo for you to issue orders to transfer Colonel Buyacaw? The order did not came from... I did not receive any order, Mr. Chair. Why did you sign it? OIC ka? Yes, bakit hindi ka ba dapat nagtanong? Pwede kang pakainan ng pipirman mo, death sentence mo? Well, yes, Mr. Chair, I am. Puro sa kwan yan, di ba? Sa law school? Yes, Mr. Chair. Before you sign or implement anything, mag-imbestika ka muna kung totoo. And you failed to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa'yo, pinagtatakbang mo yung boss mo eh. Sino mo chief PNP nun? The current chief PNP now, Mr. Chair. Yung current? General Romel Marbil, Mr. Chair. Si General Marbil. O, pinagtatakpan mo. O naman, no? Tagal natin sa servisyo, pinagbubula mo pa ako. Thank you, Mr. Chair. Wala tayong quorum, eh. Congressman Gomez, please. Thank you, Mr. Chair.
gruesome as it may be to show these videos, Mr. Chair, but it is very important for everyone to see what is happening inside the Pogo. Kasi mahirap yung nakikwentuhan lang tayo eh. Minsan nakakatulog tayo ba nakikwentuhan. But if people are seeing what is happening inside these Pogo hubs, then you feel the pain, you feel the torture, you feel the illegal activities that are happening inside. And then people are having an understanding. Ano bang ginagawa ng mga ahensya natin sa gobyerno? What are the LGUs doing? What are the PNP people doing? What is the BID doing? What are the accomplishments of the PA, the PAOK agency? All of this, Mr. Chair, that is why, sad as it may seem, pero dapat makita talaga ng tao. But I agree na ang dami nang nakita, then maybe we can already put a stop to this, but actually, we have to understand, Mr. Chair, na itong Pogo na to is really hurting our society. Mm-hmm. It is corrupting our government. It has become a bedrock of corruption. Actually, a while ago, I was telling this body that we're going to show it. Not only because the direction of the speaker is to have a comprehensive investigation. And members of the committee, specifically the Committee on Public Order, I asked if we're going to show the video. Precisely, the very essence of the motu proprio is to investigate the illegal activities. And I must agree with Congressman Gomez na mabigat man po yung mga eksena, but we have to tell to the Filipino people and to the international community that this country, this government is doing something on their countrymen, especially yung mga Chinese, mga Burmese, Myanmar, lahat, whatever. Meron pong action ginagawa ang ating bansa. And rightly also, Congressman Alonto, siguro we have shown already a lot, no? Siguro we stop on that, no? Meron naman tayo napakita ng mga almost 5 videos. But I have seen a lot of videos. I have seen. Others you cannot take anymore. Especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man to man, pinaparusahan yung hindi sumusunod doon sa kanilang pinag-uutos. And siguro pupunta na po tayo dito last, and then after this, the members of these two committees can ask questions already. Okay, so ma'am, Pilipina po kayo. Okay, hindi ko na po mic po. Hindi ko na po tatanungin ang inyo pong pangalan. So, ano po nangyari sa inyo sa loob po ng Pogo Hub? Nung nag-decide po kami na uuwi na ng Pilipinas, nagpaalam po kami na uuwi na. Hindi po kami pinayagan. So, in other words, pala, kayo po ay nagtrabaho sa Pogo sa Myanmar? Sa Myanmar po. Okay. So, doon kayo na-recruit papunta sa Myanmar? Opo. At tapos, paano po nangyari sa inyo? Nag-recruit po sa inyo dito, sino? Mga Pilipino as well? Opo. Sige, kwento niyo po. Sa akin po kasi relatives ko nag... Opo. Nag-usap po kami na pupuntahan ko siya sa Thailand, magkasama kami sa Thailand. De, pinangkuhan niyo po ako na yung may working visa daw after... Kasi 6 months lang po yung ano natin sa ibang bansa, di po ba? So, nung pagdating ko po doon, doon po niya ako kinausap na yung magiging trabaho ko, hindi encoder. Kasi dito po sa Pilipinas, as encoder daw po eh. Sales marketing. So, ano naging trabaho niyo po doon? Sales marketing. Po sa, sales marketing. Ano minamarket po ninyo? Makikipag-chat for? Ano yan? Parang... kukumbinsin mo siya to invest, ganun. Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam, na na-involve ka rin sa love scam. Opo. Paano ang ginagawa sa love scam? Meron kayong parang, kasi I heard from PAOK TF na parang meron silang parang template. Opo. Pag may template na binabasa na lang, tapos kinukumbinsin nyo sila na may in love sa inyo. Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa'yo na mga script kung paano ka makipag-chat,
kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other, sabihin mo po kung papakilala ka, as dun po sa model mo na napili. Tapos magpapanggap po na, na mayaman ka, lahat isi-share mo yung kung anong yaman ka. Tapos dun, pag ano po, dun, pag napa-inlove mo na siya, dun mo na po siya i-convince na... Pero may tatanong ako sa iyo. Kasi it was told sa akin that doon sa hub, andun na yung mga meron kayong parang parang template na rin na may restaurant, merong gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa labs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio. Opo. Na kung saan, pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo yung may scam mo para mag-invest sa'yo. Opo. May model din po kami. Iba po yung nakikipag-usap. So yung mga model, pinakikita nyo sa video chat or pinakikita nyo lamang sa picture? Pag makikipag-usap na po. So may mga model din kayo na mga na nandun din sa hub. Opo. Na magagandang babae. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging ano sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. Ay, ang galing, ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera... Pag napainlove mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. Oo. Kaso may Bitcoin. Opo. True cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo? Opo, ako po yung nakikipag-chat. Nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, na pa-inlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Okay. Yung paano ka tinorture? Six months, dapat po magpapaalam na po ako kasi nagkasakit din po ako doon. Na-torture ka ba? Opo. Ako po yung sa babae na pinaka-na-torture po doon. Okay. Nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi, syempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng $7,000. Okay. Sige, anyway, you will be asked by the members of this committee. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.